Isinumite na kanina ng NBI-NCR ang mga rekomendasyon nito sa DOJ matapos ang 6 imbestigasyon sa PDEA PNP shootout noong Pebrero. Homicide ang ikakaso sa 5 operatiba ng PNP at PDEA sa pagkamatay ng 2 pulis at 1 taga-PDEA. Attempted homicide ang haharapin ng 9 na operatiba ng parehong ahensya matapos mabaril ang 2 taga-PDEA at 1 pulis. Ayon sa NBI, kapwa may pagkukulang ang 2 grupo sa pagplano ng operasyon. Sa hanay ng PNP, mali umanong ginamit sa entrapment operation ang presong si Junaire De Sena bilang operatiba. Dahil dyan, kinasuhan ng consenting to evasion ang 4 na opisyal ng PNP. Unang ikinatwira ng PNP na inilabas ang preso sa kulungan para magsilbing drug asset. Sabi ko nga, to the point na alam ng PNP na makakasuhan sila sa paggamit kay Junaire. Si Junaire, bibili, may dala raw pera. Sa hanay naman ng PDEA, nagkulang umano sila sa pagkuha ng impormasyon mula sa kanilang drug asset na si Ontong Matalnas na nagtangka umano magbenta ng droga. Naharap sa admin case ang team leader ng PDEA. Ang PDEA naman, masyado na nilang pinaalagwa si Ontong. Parang pinayagan nila si Ontong na makapag-transact on his own. Hindi nila closely monitor yung galaw ni Ontong. Kaya hindi nila alam kung ano yung dinidil na ni Ontong. Dahil kapwa nagkulang umano sa pagpaplano, nauwi sa shootout ang kanilang mga operasyon. Lumabas sa investigasyon na hindi alam nung PNP na ang subject nila si Ontong ay nasa likod pala ang PDEA. At sa kabilang panig naman, hindi rin alam ng PDEA na ang subject nila si Junaire ay nasa likod ng PNP. Hindi rin umano maayos sa pagsasagawa ng entrapment operation. Sa PNP naman, parang bas lang ang ginawa nila eh. Walang buy. Hindi kasi, di ba? Kasi kita mo yung approach ni Garado na Antimano, binunot niya yung baril niya, hinaharap niya kagad yung ano. Yung nga tinatawag na textbook by bust is hindi nakita dito. Yung papakita mo muna yung item, papakita mo yung pera, tsaka muhulihin, di ba? Dito kita sa CCTV yung ano nag-i-approach ni Garado. Pinapakasuhan din ang direct assault at robbery ang 3 opisyal ng PNP dahil umano sa pambubugbog at pagnanakaw sa mga operatiba ng PDEA matapos ang shootout. Nakita sa CCTV ang pagsusundot ng baril at paninipa sa kanila. Sana naiwasan yun. Kaya lang, sa ganun sitwasyon kasi, hindi mo na masabi niko kung ano eh. Kung ano ang kondisyon ng utak ng tao. Kasi nabalitaan mo, nabaril yung kasama mo, namatayan kayo ng kasama, mga ganun ba? So, hindi ko sagot yung emosyon nila ng mga oras na yon. Di ba? Pero sana, naiwasan sana kung ano, kung medyo, hindi man naiwasan sa bandang umpisa, hindi sana ganung naging kagrabe o kalalaman lang. Posible ring sampahan ng mga kaso administratibo ang 19 na operatiba ng PNP at PDEA. Marami umano sa kanila ay may mga pagkukulang mula umpisa hanggang matapos ang drug operation. Meron naman mga established procedures na dapat sundin ng isang nag-ooperate ng ganitong klaseng operasyon, di ba? So dapat, kung hindi man masundan yun na to the letter, at least, di ba, huwag kang masyadong lumayo doon. Para naman hindi umabot sa ganitong klaseng pangyayari. Hindi pa natukoy sa investigasyon kung sinong pumatay sa drug asset ng PDEA. Huli umano siya nakitang buhay pa sa parking area matapos ang shootout, pero nadiskubring patay na nang dalhin sa ospital. Kapwa tumangging magbigay ng panayam ang PNP at ang PDEA. Nico Bawa, ABS-CBN News. Pero sa kapapasok lamang pambalita, naglabas na ng reaksyon ng PDEA kaugnay nga sa investigasyon ng NBI. Sa isang pahayag, makikipagtulungan ang anti-drug agency sa prosesong legal, pero gagawin din nila ang lahat ng legal na paraan kaugnay sa posibleng pagsasampa ng kaso laban sa mga tauhan ito. Ayon kay PDEA Director Jerry Wilkins Villanueva, pagkakataon nito para masagot nila at ng PNP ang mga aligasyon sa insidente. Makatutulong din naman para mapanagot ang mga sangkot at makamit naman ang katarungan.